Hello guys, so welcome back po ulit sa ating channel Stock Play. At magbabalik tayo ulit sa pag-upload at pag-update about sa stock market. And kung meron pa tayong time, isasama na rin natin yung sa cryptocurrency. Pero for the meantime, dun muna stock market muna. At medyo matagal tayo nawala kasi 5 months or 6 months na ba akong wala. Ayan. So yung last upload ko pa is November 2023, November, December, January, February, March, April, tas ngayon May na. So this Q2 is focus tayo dito kasi yun nga, medyo naging busy tayo sa cryptocurrency, pero for now is medyo may time na tayo, ayan, para sa pag-upload ulit. So samahan nyo ako sa araw-araw, much better kung masustain ko to talaga. Ayan, pero ngayon kasi is talagang may time na ako. Ayan, para gumawa ng mga content. Ayan, and of course, don't forget to subscribe para sa mga bago. Mag-subscribe na kayo sa YouTube channel natin, And don't forget to click the notification bell para palagi kayong ma-update sa mga bagong videos na ma-upload natin. And kung gusto nyo pong makipagkwentuhan sa akin, so follow me sa Twitter, ayan, Stock Play, tapos yung Twitter handle Billy J, double A yun, J-H-A-A-Y, ayan. So bakit sa Twitter hindi sa Facebook? Ayan, kasi dito ako naka babad palagi guys, ayan, kasi mas maraming mga infos dito, mga alpas na mga nagpo-post, mga traders guys about sa crypto and as well sa stock market. Ayan, kaya mas dito, kumbaga, mas prefer ko, less noise of course, at mas maraming kumbaga, mas ma-utilize mo yung time mo, ayan, sa pagbabasa rito. At mas marami kang matututunan of course. Ayan. And sa Facebook, so saka na siguro sa Facebook. Ayan. More on Twitter ako ngayon since 2022 at ngayon 2024 na. Ayan. So mag-message lang po kayo Don't hesitate to message me. Ayan. Magkwentuhan tayo about crypto and sa stock market. Ayan, mag-ano tayo. Mag-share tayo ng mga infos. Ayan, mga knowledge. Mga dapat gawin Ayan. Of course, regarding sa investments. So, let's start. Ayan. At medyo nangangapa ako ulit ngayon, kasi So, parang reset ulit sa umpisa kasi 5 months na ako hindi nakakapag create ng content, kaya parang parang newbie ako ngayon. Okay. So, ang gawin natin is mag-remove muna tayo ng mga drawings, Ayan, para ma-refresh tayo. Siguro support and resistance, and as well mga moving average, and as well mga indicator natin dati before, RSI lang yan, saka stochastic RSI. Of course, tingnan natin, guys. Okay. So syempre yung natin ngayon, yung topic natin, top trending stocks. Ayan. Okay, unahin natin yung dito. Pero syempre natin full screen natin mga lods. Okay, for dito so ngayon kasi parang retest lang din to dito sa may previous low niya nung 2023, 1.96 malapit dun guys. Okay, saan yun? Ito yun ayan, 1.96, tapos okay, so retest dyan malapit sa DOS or sa DOS. March na, March tapos April. Okay, so ngayon May medyo nag-rally,
tapos medyo nag-pullback ng konti, no? Ngayon, tuntunin natin. Mas maganda kasi kung makikita natin yan sa higher time frame, no? Much better. Ayan, kasi dito kung titignan natin. Okay. So, we have here a strong support. Okay, ayan. Much better kung mas maraming untog, ano? Ayan, pero kitang-kita naman kasi. Ayan, sa weekly chart tayo. Diba, kitang-kita siya, guys. Eh. Ayan. So, point of interest to. Ayan. So, demand zone for dito sa weekly chart, ano? Ayan. If ever man, guys, na mag-retest, okay, possible dito, pwede, no? Dos, pero wag mag-all in. Okay, kasi nakakadalawang ano pa lang tayo dito, retest. Since noong 2023. Ayan, we have here, ito yung una. Okay, tas pump. Then, sell off ulit. Then, bounce ng konti. So, yung second bounce natin is medyo hindi po siya importante. Ah, diba? Kasi medyo weak. Still, lower high yan, ano? Lower low. Ayan. So, ang pinaka ano dito, ang pinaka crucial for now, ayan. So, dapat mag-hold sa DOS. Itong price action ni dito. Okay. So, sana lang, ano? Ayan, mag-hold kasi medyo matagal, eh. So, diba? Since noong September, nag-rally from 2 hanggang 3.9, malapit sa 4, no? Tapos, ayun na. Buhos na. Okay. So, ngayon, ang point of interest natin dito is eto, guys. Etong dos. Dos yan, ano? Ayan. So, for now, ala, oversold na rin dito sa, ano eh, stochastic eh. Or overbought pala. Ayan, mali ako ng unang pagkakasabi. Overbought to, guys. Ayan. Tapos dito, nakabaloktot na. Sa RSI. Pero ang babalik tayo sa daily chart, same lang din, no? Means may confluence sa weekly time frame saka sa daily time frame. Ayan, no? Sa higher time frame saka sa lower time frame, may confluence kumbaga. Okay. So ngayon, okay. So tingnan natin kung babalik dito sa DOS, ano? Ayan, pero magandang opportunity to. Ayan sa may dos. Kasi ano siya, nagbabounce. Pero yung last bounce nga, medyo mahina, no? Ayan. Next. So, i-save natin yan dito. Wait lang. I-check natin yung time. 8 minutes keeper. Ayan. So, medyo bilisan lang natin. Ayan. So, burahin natin to. Remove drawings. So, right now, overbought na to. Okay. So, galit na galit yung kanyang RSI, ano. Overbought. Same with ito sa stochastic RSI. Overbought na siya. Okay. April. Tapos, hanggang May. Check natin kung ilang percent. From here. So, hindi naman kailangan super exact. Estimate yan. 25%. Not bad. So, ngayon, ang i-check natin ito. Okay. So, right now. Kasi resistance na rin dito na masasabi, no?
Ito, resistance na to guys dito. Malapit sa 1.65. And right now, nasa 1.63 na to eh. Ito, dito guys. Ayan o. Okay. So, ang isa pang ano dito. Resistance. Kung mag-extend, ano? Extension. Okay, so dito. 1.7 to 1.77. Pwede dyan, ano? Or sabihin natin sa 1.74 pataas. Ayan, kasi yung 1.7 is andito pala sa baba. Ayan. 1.74 and up. Okay, ayan. So ngayon, since overbought na kasi ito eh, di ba? Okay, parehas. What if kung siya ay ma-reject? So, of course, i-check natin saan pwedeng bumalik. Ayan. So, dito pwedeng bumalik yan, guys. Ano? Sa 1.53. Bearish case for keeper. Ayan. So, dito pwedeng bumalik yan. No? Dito. 1.52. Ayan, sa may ano na to, sa may green box na to, guys. Ayan. Save natin. Ayan, kung may question kayo, pwede kayong mag ano, no? Mag-comment down, ayan, sa ano natin, comment section. At basahin natin 'yan. Bell. Okay. Hide marks on person. So dito naman kay Bell looks ano to eh. Oh. Looks spam eh, no? Parang sa board exam eh. Looks spam siya. Why? Because we have here a lower high sa RSI natin, kita-kita, ano, ito, lower high yan, which is bad, tas dito higher high. Okay, so kayo nga habol sa mga ganyang setups. So ngayon, i-check natin sa weekly chart. Wala, grabe na to eh, oh. Nag-rally na siya eh. So, kanan ba ito nag-rally? February. O, diba? So, halos nag-ano pa nga siya yun. 150. 150%. And overall, check natin, ano, ayun, sa higher time frame tayo since nag-150 na siya. 150. Okay, so right now, resistance na to actually for Bell. Ayan. So, saan yun? 2.77 at least. Ayan. So, andyan yung kanyang resistance. Ano? Strong resistance yan. Kasi, why? Eto. Eto. Okay. So, dito nag-retest before nung 2019 pa to, ah. Okay, tapos naglag. Tapos sideways. Then, rally. So, right now, retest. Okay, so tingnan natin kung siya ba i-mare-reject or mag-extend. Okay. Sa daily, sinasabi, divergence na eh. Pero sa weekly, ayan, so same lang din pala dito. So weekly saka sa daily ano, divergence. So meaning if ever na mag-breakout pa to, eh de bonus na lang ano.
bonus. And yung support, ayan, kasi much better kung mag pullback na to, no? Okay, so based dito, pwede rito guys eh, dito oh, pwede, no? Ayun, no? Okay, marami siyang touches dito guys, 2.5 at least. Ayan, 2.5. Okay, malapit dun ano, sa may pagkakadrawing natin na yun. Ayan, bell. Tapos next one is IMI. Ayan, IMI. Remove drawings natin yan. Okay, ano ba nangyari dito? So, right now, for IMI, medyo still bearish pa rin to guys. Bakit? Ayan. So, of course, sa unang tingin pa lang, the question is, meron ba siyang lower high and lower low? If meron, bearish yun. So, dito guys, for IMI, kitang-kita na natin eh. 'Di ba? Ayun oh. Okay, pa downtrend siya. No? At still no breakout even sa, or tingnan pala natin ano, kung may trend line ba 'to. May trend line ba? Check na muna natin dito. Okay, parang breakout. Okay, parang breakout nga to guys, ano? Kung wait lang. Kung i-check natin sa ano to, sa weekly. Ayan, so mag-adjust lang tayo ng konti. Wan, kasi dito ano eh. Okay. So pwede natin tong i-extend hanggang dito. So isama na rin natin to kahit medyo may ano doon ano. May lagpas doon sa may trend line. Tapos dito medyo idikit natin ng konti. Okay. So pwede natin sabihin breakout to for IMI. Pero syempre yung main focus natin dito is yung mismong pattern ano. Ay wala pa eh. Walang higher low saka higher high. Ayan ano, para maging bullish. Fresh breakout, it means pwedeng pa-shift ng momentum, pero we need a confluence, of course, ano. Kaya pagka ma-fresh breakout na ganito, usually nag-ano to, namumula agad, which is not sustainable. Ayan, so tingnan natin. Pero pwede rin fake out to, since di pa naman nagko-close yung candlestick na to, since weekly chart. Diba? Weekly chart to eh. So sa daily, overbought, o diba? So sa weekly pwede pa, 'di ba? Kaso sa weekly hindi pa nagko-close 'yun. Dito sa daily pwedeng mag-pull back. Bakit? Ito, overbought na siya rito sa RSI. Same sa stochastic. It means pwede nga. Okay? If ever na mag-rally, so, huwag tayong ma-hype dun, ano, kasi fresh breakout yun eh. Medyo delicates pag ganito yung setup, ano. Mga fresh breakout na ganito. Ayan. So, let's wait kung paano yung magiging itsura niya sa mga susunod na araw at linggo. Ayan. So, tignan natin, ano. Pero for now, medyo goods. Medyo goods.
wag lang bibili. Bakit? Yun nga. So, kailangan pa natin ng influence dito, ano? Kung talagang, ano ba to? Real breakout ba or hindi? IMI, tas OGP. Ayan. So, typical ko to nakikita. Or, since di naman ako gumagamit ng Facebook, sa Twitter ko to nakikita. Ano, maraming nagpo-post about this fresh, okay, fresh IPO, IPO. Ayan, pagka ganito, wag. Okay, pagka mga IPO, wag. Wag kayo papasok, guys, ano. Ayan. Kaya katulad na to. Grabe, no, from here, 13, tas nag-close dito. Grabe. Ayan, tas nag-close ulit dito. Ayan, pababa na pababa. From 13 to 12. Ayan, so right now, we don't know the, ano-ano, bottom, of course, wala naman talaga nakakaalam nun. Based on valuation, so pwedeng ma-predict, pero not exactly, ano, pwede. Ang maging confluence, ayan, pero dito sa chart, wala pa. Okay. So, for now, X muna to, no? Okay, wala pa tayong magiging, ano, dito, yung mga references, ano. Ayan, kay start pa lang nyo, eh. Nothing serious here for OGP. And, so, sa mga REITs, medyo maganda ron, ano, kung mag-i-invest kayo. Bakit? Kasi may dividend na yun. Diba, buhay ka na. Especially kung meron kang mga around mga 5 million. So, siguro, ano ka na nun, ano? May passive income ka na nun na medyo, kumbaga, makonsider natin na good. Okay? Mga 5 to 10 million goods na yun. Plus, ito ba yun? Yan, kasi trending siya. Medyo solid yung rally na to, no? April, from 9.56 up to 13.94. So, almost parang 50% ba? Tama ba? Ayan. Tama. So, almost 50%. Remove drawings natin. Tapos, check natin sa... Ayan. So, sa RSI, lower highs. Okay, so, tingnan natin, ano. This is very interesting. And kasi sa daily chart, multiple, ano na to, overbought, multiple OBs, pero sa weekly same, multiple OBs din to, no? Ayan, so yun nga lang, pagka nagpo-pullback sa ano, no? Ayan, sa weekly chart kasi tayo nakatingin, eh, yung kanyang RSI is medyo, diba, pagka nag-over or nag-pull back, medyo mahina lang, eh, diba? Ito, katulad na to. 1, 2, tapos yung pan-third, medyo naging steep. Malalim, ano, yung pagkaka-pull back na to. Ayan, so, sudden sell-off na matatawag. From 13.8, tapos nalaglag dito sa 9.68, then push upside. So, maraming humabol, ano, nung maraming nagbentaan. Maraming sumalok dito, guys. So, the question is, pwede pa ba? Of course, pwede pa yan. Pero, tignan natin. Kaya, ano ba nangyari dito? Kasi, based dito, guys, yung kanyang all-time high is nasa
14.8, ano? 1999 pa nangyari yun. Eto yun, no? Ayan. So, tignan natin kasi wala nang ano dito halos, eh. Harang, ano? Or yung tinatawag nating resistance. Pero kung usapang pullback, guys, since nasa ano tayo, higher time frame for this one, edi i-check natin ano, kung saan pwede. So, based dito, meron ditong double top, ano, na pattern. Okay. So, ito, pwedeng ano to support. Just in case na magkaroon ng ano dito, buhusan, guys. Ayan, so pwede rito sa okay, malapit sa 12, 11.9, ano? Ayan. Okay, pagka nag-pullback, ano? Since nakatingin tayo dito sa weekly and nakatouch yung ating RSI sa overbought region. Okay? So, tingnan natin kung siya ay pipitik pa papataas, okay, pwedeng ma-hit to, no, yung 14 point something, 14.8. Ayan, for ano lang to, for retest, ayan, sa all-time high. Pero, kung titingnan natin yun, kasi pinaka-itok-tok na to, eh. O, diba, wala na, eh. Wala nang iba ron, guys. Last two, ayan, kasi 26 minutes sa tayo. Pero sa mga susunod na videos natin, of course, baka gawin na lang nating brief, mga 10 to 15 minutes para kumbaga medyo ano, no? Baka kasi naboboringan kayo. Okay? So, last two, siguro abot to na mga 35 minutes. Ewan ko lang kung aabot. MEG, laglag na to si MEG. Okay, so fresh bounce sa oversold area, fresh bounce. Okay, sa setup kasi na to ni MEG, ang possible na mangyari dito is retest lang muna. So, saan pwedeng mag-retest? Sa setup na to, pwede dalawa, eh. Okay? Of course, hanapin natin yung ano natin, magiging reference natin ng resistance. Kung saan pwede siyang mag-retest, ano? So, pwede rito first. Dito. Diyan. 1.94, pero ano natin yan, ilulubog natin yan ng konti. Ayan, so magche-check tayo dito ng pwede. So, saan pwede? Okay, maghanap tayo ng reference point. Pwede rito. Dito guys, pwede rito. So, alas retest na nga ito, eh, for ano, eh, for MEG, ano, dito, okay na siguro to. Ayan. So, bakit doon? Kung iti-check natin, maraming mga ano dyan, eh, mga touches. O, diba? Ayan. So, nag-i-indicate lang yan na ano to. Na crucial yung ano na to, yung price level na to. Diyan ano. Ayan. So pagka nakapanik, since naka dalawang retest sa tayo dito almost, or tatlo sabihin na natin kasi tatlo yung ano, eh, yung week na naka touch dito, eh, no. So nag-retest, kung di siya magaano diyan, magbe-break out, yun lang. Kasi possible malalaglag pa to. Kumbaga, nag-breakout, okay, pababa, retest, then lower low, ano? Ayan.
kung hindi siya makakapanik. Pero kung makakapanik yan, pwedeng umakyat hanggang dito sa 1.94 dito, kasi maraming mga ano dito eh, yung dating support of course mag-aakyan as a resistance, flip kumbaga, no, flip na siya, right? Ito siya eh, support dati pero nalaglag, ayun na, laglag tas retest. So the question is, pagbe-breakout ba or hindi? Ayan, so tingnan natin, no, kasi dito medyo alanganin to. Okay, medyo weak pa talaga to guys, at pwedeng pwede na ano pa to, malaglag pa to at mag-create ng panibagong lower low. Ayan, tapos last globe, tama ba to, globe 30 minutes. Ayan, since first time natin ulit this 2024, kaya medyo ano natin, ano, ayan, sinulit-sulit na natin yung time. So for now, okay, parang wala namang pinagbago actually dito. Okay, naka weekly chart para siyang ano, no, double bottom. Pero right now is ano na siya, ranging na to guys, no, yung kanyang chart globe. Ngayon, burahin natin para kumbaga mas ma-refresh tayo dun sa my chart. Okay. And kung titignan natin, although yung kanya kasing all-time high nasa ano yun, 3.6 eh. Ngayon, nasa 1.8 na lang. So, almost 50% na naka-discount to guys. No? So, ngayon, since nasa weekly tayo, para makita natin ano kasi sa daily, medyo ano eh, kumbaga mas maraming whipsaw doon compare sa higher time frame like and sa weekly chart. So for now, mag ano tayo, mag-draw tayo ng rectangle ulit. Okay. So dito siya nag-hold, eh. Tama, ano? Dito guys, and kasi dito pwedeng ano to, support. Ayan, so this one will serve as support, ano, for globe based dito sa weekly chart. Ayan, so sa ang ano yan, price level somewhere here sa 1.7, ano. Ayan, so hindi tayo magpo-focus sa isang price. Ayan, basta malapit dito sa may ano na yan, sa may green box na yan, considered as support for globe, no? What about sa may resistance? Ngayon, i-check natin to. Pwede rito guys, dito. Dito marami. Okay. Yeah. Ayan. Malapit sa ano, ano, 1950. 1950 malapit diyan. Okay, so tingnan natin kung siya ba yung magre-retest, ano. Yes, so possible kasi double bottom or pag triple bottom pa yan. So it depends, ano. If ever na may magandang news or catalyst, so pwedeng mag-retest then breakout, no? Or pwedeng mag-retest, or if ever man na may bad news, o ide retest, then ayan, rejection, ano, ang mangyayari. Ayan. So tingnan natin kung ito na ba yung bottom niya for this year, since ano pa naman kasi ito eh, 2023 pa to, no? So yung last ano niya, last bottom, ito yun eh, 2021, di ba, COVID to eh,
Saan ba yung COVID? 2020 ba eh? 2020, 2021 eh. 2021. Ayan. So, hindi siya ganong affected si Globe kasi nga lahat ng tao gumagamit ng ano, no? Ng internet. Diba? Okay, kaya medyo, kumbaga, hindi ganong naapektuhan, no? Unlike sa iba, 50%, 70%. Boom. Okay, tapos, yun na. So, after that, nag-rally. Bakit? So, syempre, may catalyst, may demand, ano? Then, boom. Laglag ulit. 2021, na-hit niya yung peak dito sa, okay, malapit sa 36. Then, boom. Okay. So, laglag ulit. So, syempre, ano na eh. Kumbaga, balik, ano na eh. Office, balik, eskwelahan na, ano. Ayan. So, siguro, meron yung, ano, may effect yun, ano. Ayan. So, tingnan natin kung paano ito magmamaterialize yung ano natin, sinasabi natin mga scenarios for Globe. So, I think tapos na tayo guys at maraming salamat po sa panonood and see you po sa next video natin. Ano? Don't forget to like and ayan. So, mag-follow na rin kayo sa ating Twitter. Bye-bye and God bless.